1, 2, 3, come on! Magandang araw, mga kabahay. Dito na naman kami ni Manny Renz para ipata sa inyo kung paano ang pagkat ng chicken. Manny Renz, paano ba ito kinakat? Tuturo natin yan sa mga ano natin, sa ating mga kabahay. Eh marami kasi nagre-request sa amin ni Paring Peter sa vlog namin na ipakita daw namin kung paano ang paghiwa ng manok nang hindi sila nahihirapan. Kasi usually yung mga hindi talaga marunong ay nakikita ko tinataga-taga nila yung manok kasi sabi nila chop nga daw yung manok. Tinataga nila kahit saan tamaan. Kaso nga lang delikado. So naisipan namin ni Paring Peter, gawa ng marami rin talaga nagre-request, ituro na sa inyo. I-vlog na rin namin to. So, alika na Paring Peter. Ituro natin na natin to. Okay. So, natin dyan. Iiwain natin ng, ano yan, simple lang. So, ito, iiwain natin to ng, ano ba gusto mo? Adobo cut? O parang yung mga pambahay lang ba? Pambahay. Mga usual na adobo, na, pambahay. Para malaman ng mga kabahay natin, siyempre. Ayan. At saka yung nag-request pare. Oo. So, para dun sa nag-request, ito na ang iyong request. So, ayan. Nagawin natin. Tatat lang natin ito rito. Ito pang ano ito pre. Parang kumbaga bahay na hiwa. Dahil ng request ng ating subscriber, so pagbigyan natin. Pag pangbahay na hiwa, wala tayong sinasayang. Lahat yung ginagamit yan, pang adobo eh. So gagawin natin ito lang, tatanggalin natin ito kasi medyo malansa ito. Yan ang galing yung lansa? Oo. Wet yan eh. Pero alam ko, ikaw, paborito mo yan. Ay, siyempre pare. So gagawin natin, yan lang natin ito. Ayan. Kukunin lang. Oo. Kinuha lang natin yung joint. Para pagkabali. Oo. Medyo ano lang. So, yan. Gagawin natin yan. Tatabi muna natin. Ganun din gagawin natin dito. Baliin. Huliin lang yung joint. Oo. Tatabi natin. Yan. So, cut 3 na yung kalahati. Kalahati. So, ngayon pare, may isa pang kalahati. Oo. Gagawin natin. Hihiwain din muna natin to. Okay. Ito po ang mga pak. Ito po yung pag-ano sa tamang pag-iwa ng pakpak. Ayan. Ayan. Makikita natin sa palengke yan. Yung pag-iwa ng ganyan. Karamihan kasi pare, gumagamit ng taga. Dito. Di na lang nila kailangan. Saka hindi yung safe. Oo. Pare. Delikado. Mahiwa yung ano nila, yung kamay. So, ayan. Bale. So, hindi natin tinaga. Okay. Pakasimple po, mga kabahay. Ayan. So, ito. Kaya nga, sabi ko, pambahay itong hiwa na to. Lahat ito, wala tayong itatapon. Lahat, papakinabangan. Oo, gagamitin natin lahat to. So, ayan. Okay, ihiwain natin din yan. So, ito. Tatagayin na natin ito rito. Ayan. So, hindi mo siya kailangan tagain. Oo, gumamit ka ng puwersa. Oo. Basta sure nyo lang din na matalim yung kutsilyo nyo. Oo, kasi mahirap maghiwa ng mapuro lang kutsilyo. So ito, ihiwain na natin yan. Ikakat na natin yan ng size ng pang-adobo. Adobo. Ayan. So siyempre, medyo may buto yan. Kailangan pa rin ng konting puwersa yan. Kaya may buto man yun. So yan. Ngayon ang paraan kung paano iniiwang pang adobo. Ayan. Isang madaling paraan to mga kabahay. Lalo pati pag nakabisado nyo to yung kamadali kayo, easy lang sa inyo. Magiging easy na lang pare. Oo. Oh, mabiluto nila. So yan. So walang kalat diba? Okay. So ito. Dahil sa ibang mga luto, eh yung sabi nga yung pagkakat ng manok. Depende sa ano yan sa luto. So ito, pang adobo to. Ito ang pangkat ng ano, pambahay na hiwa.
Ito, siguro kailangan natin to ng hatiin sa gitna. Yeah. So, adobo cut eh. Ito, syado malaki. Pero kung tutusin, ito, buto na lang yan. Pero, cut pa rin natin. Oo. Pag, yung iba kasi yung gusto yung nagaan sa'yo ng buto, yung ngat-ngat. Lutong bahay. Mga pusa. Lutong bahay tayo eh. Ayan. So, adobo cut. So, ito, kailangan natin tong tatluin. Tatlo? Ay, dalawahin na lang natin. Dalawahin na lang para ayan. Medyo maganda. Ayan. So, bali uli. So, okay, sila kung pwede, gusto nilang medyo liitan pa, eh, pwede naman. Pwede naman yan. Depende yan pare kung may bisita sila or sa kanila na yan. Ayan. Hindi na natin binali. Basta nasa tamang ano lang yung paghiwa. Ayan. 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 So, meron na tayong pang adobo. Adobo. Ayan. So, itong balat, pwede yan, pang chicken skin. Charon. Meron na tayong pang adobo. Diba? Napakadali. Hindi natin, lang. Hindi natin siya ginamitan. Tsaka maganda pa yung mga hiwa. Pare-parehas ang laki. Oo, hindi natin siya ginamitan ng puwersa. So, yan, ginawa natin dahil ang ano natin ay lutong bahay. Yan ay pang lutong bahay. Ngayon naman, sa isang manok, tuturuan natin sila kung paano ang proper cutting. Oo. So, siyempre ito, lagi itong tinatanggal kasi hindi naman kailangan yan. Hindi naman kinakain yan. 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 Ngayon, ihiwain lang natin to ng simple-simple lang para makita rin nila. Yan. Kukunin lang natin yung side na yan. Kasi yun yung laman. Laman ng leg. Okay. Tapos ibabaliin natin. So, hindi kanina yung procedure. Oh, parehas lang din. Tapos kukunin natin tong kukunin natin yung leg and thigh. Ayan. Ayan. Diba? Malinis siya. Diba? Buong buo. Ganon din ang gagawin natin dito. Ayan. Papakita lang natin sa camera kung saan nila kukunin. Yan. Ayan. Yan, naka-islam pala yan. May kanya-kanya tayo ng paraan ng paghihiwa. Pero itong tinuturo natin. Yung mga basic, madali. Lang. Ayan. Kasi yung inaano ito, hindi mo kailangan pagandahin ang hiwa mo. Ano ito yung technique lang sa pagbaha? Oo, para yung safe ka. Kasi lahat naman. Oo. Tapos ito naman sa subdress. Ayan. Hiwain lang natin yan. Ayan, dahan-dahan lang. Kasi mahirap mahiwa. Ingat lang mo, mga kabahay. Sabi nga sa Bicol, eh, luway-luway. Luway-luway. Luway-luway sa namanoy. Ayan. So, kukunin lang natin yung joint niya. Ayan. Paliin lang. Tapos, kaya natin hiwain yan. So, ayan. Meron na tayong breast with wings. Breast and wings. Ayan. Ito naman. With wings pala. So, ganun lang. Madali lang mag... Simple lang pala eh. Yung iba kasi talaga yung mga walang idea kung paano hiwain yung manok. Taga lang ng taga. So hindi nila alam kung napaka-delikado ng ginagawa nila. So, yan. Yan, ano ko na yung join niya. Nahiwa ko na. Diba? Okay. Napakabilis lang ito gawin, pero siyempre dadahan-dahanin natin para nakikita ng mga viewers natin kung paano, ano. Ano na yung sa nag-request natin. Oo. Ang ganda rin naman yung request niya. Oo, maganda. Tama nga naman. Makakatulong talaga. So ito, ang gamit naman ito pare, pwede natin itong pakuluan. So ngayon, pag nag-adobo tayo, or nag-apritada or kung anong gusto mong luto. Ito na ang pwede natin pakuluan lang natin to. Pakuluan natin ng pakuluan hanggang makuha lahat ng katas. Ngayon, ito ang gagamitin natin ipang sasabaw sa lulutuin natin. So, hindi pa rin siya nasayang, di ba? Napaka-importante pa rin yan. So, may gamit pa rin yan. So, ngayon ito, meron na tayong wings. Ayan.
Ayan. At meron na tayong legentay. Legentay. Ayan. So, napakadali lang. So, ngayon, pwede na rin natin yan i-cut. Ngayon, cut in 2-4 na siya. So, pwede na rin natin siyang gawing cut 8. Cut 8? Oo. Paano ba yan pare? Cut 8. So, ngayon, mas madali na yun. So, tabi muna natin to. Ayan. Ang gagawin lang natin, lalapag lang natin yan. Ngayon, ihiwaan lang natin yan ng konti yan. Para makita natin kung nasaan yung joint okay. niya. Joint niya, ayan. Bye, bali-bali lang. Tapos, parang napakasimple lang yan. Oo. Oh. Diba? Diba? Madali lang. Naging dalawa agad. So, ganun din. Ganun din to. Ayan, lalapag lang natin. Iwayan natin konti dyan. Para lang makita natin kung nasaan yung joint niya. Ayan. Pag nahanap na, hiwain na lang. Ayan dyan pala. Diba? So, madali. Gandang sizes ng ano. Ngayon naman, ito. So, ito. Ito naman. Yan ang mahirap kung paano mo yung hihiwain ngayon, di ba? Malambot yan. Mm. Pero para makuha mo yung tamang portion or sabi nga, hiniwa mo yan, kailangan pare-pareho. Mm, pare-pareho talaga dapat yan, pare. Pag hiniwa mo to ng ganito, ang liit nun. Mm. Ang laki nito. So, ang hiwa nito, kailangan kung gusto mong equal yung both side niya, dito natin ihiwain yan. So, ihiwaan lang natin konti. Yan. Para, ano. So, yan, diretso yan. Yan. So, magkapareho siya. Ano naman. O, di ba? Hindi lugi yung mapagbibigyan nito. So, wala ang ating kapatid. Oo. Oh, walang lamangan. Walang lamangan. Siyempre, laging ating magkapatid. So, ganun din ang gagawin natin. Yan. Ihiwaan natin konti. Tapos, so, napakadali lang, di ba? Dali lang. So, yun lang. Para sa nag-request nito, madali lang ang paghihiwa ng manok. Kailangan lang talaga masundan mo yung tamang proseso. Hindi yung taga rito, taga doon. Delikado pa. Delikado. Pwedeng mataga. At saka, huwag kayong magkakat ng manok kung frozen siya. Kailangan talaga i-defrost mo siya para ma-execute mo yung tamang paghihiwa niya. Mm. Kasi kung frozen yun, di mo mahirap. Mahirap talaga. So, ito lang. Madali lang mga kabahay. So, sana meron kayong natutunan. At sa mga nanonood na hindi pa nakasubscribe, subscribe po kayo para lagi kayong updated sa mga itinuturo namin ni Paring Peter. At pakiclick nyo na rin yung bell para sa tuwing may i-upload kami, ay gigisingin kayo. So, maraming salamat sa mga subscriber namin ni Paring Peter. At lalo na pare, doon sa nag-request. Oh, lalo-lalo na po sa nag-request nito. Tsaka pwede po kayong mag-request sa amin kung gusto nyo po. Open po kami dyan, katanong request. Yeah, i-comment nyo lang po yung request nyo. Kung meron kayong gustong ituro namin sa inyo, paki-comment nyo na lang sa comment box ng YouTube account namin. So, video pala. So, okay. Maraming salamat, mga kabahay. Bye-bye. Sa uulitin. Thank you.